Nice to see ya po. Good morning po sa ating lahat. Kamusta po ang inyong umaga? Mas maganda po ba sa akin? Joke lang, patawa ko lang yon. So, kamusta na po tayo sa panahon ng quarantine? Sana po okay lang po kayo kasi po ako okay na okay po. So, may tanong lang po ako. Ano po ba ang pwede nating gawin sa panahon ng pandemya? Opo, nakakatakot. Kaya kailangan natin mag-ingat ng husto. Maging malinis at mag-social distancing. Hindi po dapat tayo magpadaig sa takot. Kasi sa tuwing may crisis na dumadating, kalakip nito ay may oportunidad rin po. Higit sa lahat ay nagkakaroon tayo ng pagkakataong makasama ang ating mga pamilya at mapalalim ang ating pagsasama-sama at pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa sarili, sa kapwa at sa pamilya. Kaya naman po masayang ibinabahagi ng Laura Vicuña Foundation ang mga hakbang na ginagawa nito upang maisulong at mataguyod ang karapatan ng bawat bata sa panahon ng COVID-19 pandemic. Kaya let's watch this! Panoorin po natin ang kanilang ginagawa. Charan! Protection. Si Sister Mary Peak ay nagbigay ng stress debriefing upang ipaintindi at ipaunawa sa amin ang kasalukuyang pangyayari. Pinakinggan niya rin ang mga takot, katanungan at nararamdaman ng bawat isa. Sama-sama rin kaming nagplano kung ano ang pwede naming gawin. Ang may hawak pa rin ng mundo ay ang poong may kapal. Kaya kami naglalaan ng oras para sa personal na panalangin sa harapan ng Blessed Sacrament. Tanging ang Diyos lang ang makakaligtas sa mundo laban sa pandemya na ito. Nanonood din kami ng balita para updated sa mga news. Sa quarantine na ito, mas naging malikhain tayo. May mga role-playing, script writing, tie-dye making, online haircutting tutorial, pananahi at urban gardening events organizing at journaling. Tinuruan din kaming mag-bake at magluto ng iba't iba pang menu. Prevention, upang maiwasan magkasakit at mapanatiling malusog ang katawan. Kami ay nag-exercise tuwing umaga para may sunshine vitamin. Natutulog ng sapat sa oras at umiinom ng vitamins. Tumutulong din kami sa paglinis at pag-disinfect ng bahay. Wastong paghugas ng kamay, paghahanda ng masustansyang pagkain at pag-inom ng maraming tubig. Ginagabayan din kami ng mga sisters at social workers sa mga gawain, lalong-lalo na sa online class at modular lessons. Natalakay na natin ang mga ginagawa ng Laura Vicuña Foundation sa larangan ng proteksyon at pag-iwas sa mga kapahamakan. Abangan po ninyo sa aming next episode at malalaman ninyo ang aming ginagawa patungkol sa pakikilahok at provision para sa mga kabataan. Don't forget to comment, like, and subscribe sa aming YouTube channel, Laura Vicuña Foundation. Once again, this is Sia. See you next week!